Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating mga sasakyan at maging sa ating buhay? What's up guys? Dito tayong muli upang magbigay sa inyo ng kunting kalaman tungkol sa ating mga sasakyan. Sa video ito ay tatalakayin natin ang 10 napaka-importanteng bagay na dapat natin gawin bago tayo bumiyahe o bago natin ilabas ang ating mga sasakyan, lalong-lalo na kung may kalayuan ang ating mga pupuntahan. Familiar ba kayo sa salitang blowbagets? Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating mga sasakyan at maging sa ating buhay? Yan ang ating tatalakayin. Ngunit bago tayo magpapatuloy, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga sunod nating uploaded videos. Tapos nating maunawaan ang ating talakayan, ay papakita ko sa inyo ng aktwal kung paano i-apply ang salitang blowbagets sa ating mga sasakyan. Ngayon guys, andito tayo sa harap ng makina. Unang-una, ang salitang B o letter B sa salitang blowbagets. Ang letter B guys, refers to battery. So una, check natin ang battery. Medyo dapat natin yung camera. So katulad ng sinabi ko kanina guys, sa salitang blowbagets ay nauna dito ang letter B. So ang letter B is refers to battery. So kailangan nating i-check ang mga terminals kung okay siya, kung walang ano, kung mahigpit siya. And then pati din sa negative kailangan ding i-check natin 'yan. And then next is yung tubig ng ating battery. Ngayon, kung ang inyong mga battery naman ay frame maintenance, kung tawagin, ay wala po tayong magiging problema sa battery maliban dito sa mga connection na kailangan natin i-check. Then, sumunod naman guys, is yung letter L. So, ano ba yung L sa salitang blowbagets? Ang L ay refers to light. So, kailangan i-check natin yung mga ilaw natin bago tayo magbiyahe. Dahil isa din yan sa mga kailangan natin, dahil hindi naiiwasan na ginagabi tayo sa ating mga biyahe papunta at paroon or papunta at pabalik sa ating mga tahanan. So ano bang mga dapat i-check? Ilaw, headlights, signal light, park light, tail lights, plate lights, reverse light, at ang hazard light or emergency light. So, ganun po. Yan po ang kinakailangan i-check natin na parte ng ating mga ilaw. Sumunod naman guys ay ang tinatawag na letter O. So, ang letter O ay stands for oil. So, ito po yung dipstick ng ating ating makina. Kailangan i-check natin kung nasa tamang level ba yung yung langis natin. Since na ang langis ay yun yung nagbibigay ng buhay sa ating makina para hindi ito masira. So, kailangan nasa tama ang langis na nasa ating mga makina. Next is water or letter W. So, i-check din natin ang radiator natin kung marami ang tubig. And then, kung okay naman yung radiator natin, huwag po natin kalimutan na i-check ang ating reservoir. So, kung mapapansin nyo guys, mayroon po siyang manufacturer's recommendation kung hanggang saan lang yung tubig na ilalagay natin. So, kung makikita nyo sa video, hanggang dito lang din guys yung water na dapat natin ilagay. Huwag po tayong mag-excess dahil hindi po siya makapag-circulate ng maayos. So guys, tapos na tayo sa letter W. Now, balik ulit tayo sa letter B. So kung kanina ang B is refers to battery, mapapansin nyo dalawa ang B sa ating blowbagets. Ang isa naman ay refers to brakes. So i-check lang natin yung brake fluid natin kung nasa tama. So kung nasa tama naman guys, hindi natin kailangan magdagdag. And then take note guys ha, hindi kayo pa pwedeng basta-basta magdagdag ng brake fluid pagka nakikita niyong bumababa na ito. May purpose yan. Unang-una,
diyan natin na mo-monitor kung ang ating mga brake pads ay manipis na. So, check lang natin kung okay siya. Then, pagka na-check natin na medyo okay na siya, iikot tayo sa ating gulong. Yung apat na gulong, tingnan natin kung ano, silipin natin kung may mga tagas siya. Oras na nagbabasa ang isa sa ating mga gulong, ibig sabihin, either may problema ang ating brake system or yung ano mga gear oil natin. So importante din na i-check natin yung ilalim ng ating mga gulong. And take note guys, ano pala pahabol ko doon sa ano sa W, kahit saan man tayo magbiyahe, wag nating kalimutan na magdala ng ekstrang tubig. Bakit? Wag tayong kampante sa ating mga radiator. Dahil kahit maganda ang kondisyon ng ating radiator, hindi natin naiwasan na bigla-bigla tayong nagkaka-trouble. Nag-overheat ang ating mga makina. So, para maibsan ang pag-overheat ng ating makina, para maitabi natin sa tamang lugar na hindi masisira ang ating makina, kailangan pa rin natin ng ekstrang tubig or water. So, tapos na tayo sa water at saka sa brakes. Now, punta na tayo sa letter A. Ano nga ba yung A sa ating Blowbagets? Ang letter A sa ating Blowbagets ay refers to air. So, i-check natin maigi kung baka mamaya may sira ang pito ng ating mga gulong. May tendency na sisingaw ang hangin ng ating gulong. I-check natin ang tire pressure. Gamitan natin ang gauge para malaman natin kung tama ang sukat ng hangin. And then kung kulang, kailangan po natin dagdagan bago tayo bumiyahe. Kaya kailangan natin ng ano bang tawag nito, yung pandagdag ng hangin na makinaan. Pinaka-importante sa lahat guys, we have to follow the manufacturer's recommendation na makikita sa gilid ng inyong mga sasakyan o sa gilid o sa pintuan ng inyong mga sasakyan. So ganun po ka-importante ang hangin sa ating pagbibiyahe. Next naman guys ay ang tinatawag na G. So ang G ay refers to gas. So of course, kailangan natin ng gas sa ating mga sasakyan para tayo ay makabiyahe. Then after ng G, punta naman tayo ulit sa letter E. So ano ba ang letter E sa ating Blowbagets? Ang letter E sa ating Blowbagets ay refers to engine. So since na nasa engine tayo, double check natin yung mga linya ng ating makina, yung mga flexible hose na dinadaluyan ng langis, check natin. And then check natin yung mga belts natin, alternator belts, fan belts or starter, and then yung sa power steering belt. Basta guys, lahat ng belt kailangan check natin yan kasama sa pag-check ng ating engine. So kung tapos na tayo dito sa makina natin, kailangan nating pumasok sa loob ng ating mga sasakyan. Additional check up for the engine. So guys, dito sa loob ng inyong sasakyan, bago nyo i-start ignition on muna tayo. Sa mga modelong sasakyan guys, pag ignition on, yung mga red na yan may kasamang umiilaw dyan, kulay dilaw, yung check engine kung tawagin. So yung check engine na yun, oras na in-start mo na, kusang namamatay yung check engine na yun, may drawing yun na engine. Ngayon, habang umaandar, lahat ng ilaw dyan sa dashboard na mamatay. Mag-iilaw lang ulit yung kulay dilaw na yon kung may problema ang inyong makina. So, yun yung indication na may problema ang inyong makina. So, habang nag-i-start siya, umaandar yung makina nyo, and then may biglang nag-flash na kulay yellow, huwag nyo na lang kung pilitin na ibiyahe ang inyong mga sasakyan. Dahil mataas ang posibilidad na magkakaproblema kayo habang kayo ay nasa biyahe. So ganun lang po kadali mag-check ng ating engine guys. And next is letter T. So T is tires. So balik tayo dito sa tires. I-check din po natin ang kapal ng ating mga gulong. So katulad nito, pwede pa itong ibiyahe.
And then, huwag natin kalimutan i-check yung mga sharp objects na maaring sumisingit ito sa spikes ng ating mga gulong. Dahil oras na may sharp objects na nakasingit dyan, babaon at babaon yun, talagang mafa-flat kayo habang kayo'y nasa biyahe. So, kailangan i-double check natin yung tires natin. Yung apat na gulong natin, we have to check it. And then, after that, is yung letter S. Napaka-importante ang letter S sa ating buhay. Ang S ay refers sa ating sarili or self. Karamihan ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga kapwa natin motorista ay ang human error kung tawagin. Bakit nga ba nangyayari ito, guys? Nangyayari ito sa maraming kadahilanan. Una, may problema, may sakit ang asawa o anak, pambayad ng tubig, ilaw, at renta ng bahay. So, para maiwasan ang aksidente, iwanan sa bahay ang problema habang tayo ay nagmamaneho. So, ganun lang, guys. Huwag tayong padala sa ating mga problema. kailangan habaan ang ating kailangan ihanda ang ating sarili para sa matinding traffic. Habaan ang pasensya sa kapwa motorista. Huwag mag-drive ng may karamdaman sa katawan. Huwag mag-drive ng nakainom o lasing. At huwag mag-drive ng kulang sa tulog o walang tulog upang hindi antukin habang nasa biyahe tayo. At kung kinakailangan at nakakaramdam tayo ng antok, sikapin natin na makahanap ng ligtas na lugar at umidlip panandalian. So guys, hanggang dito na lamang. At kung nagustuhan nyo ang video to, ay paki-like and share na lamang. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channels at i-click ang notification bell para magiging updated kayo sa susunod nating mga videos. At kung may topic kayong gustong matalakay para sa susunod nating video, mag-comment lamang po sa comment section below at sisikapin ko po na mabigyang attention ang inyong mga kaibigan. Maraming salamat po and God bless.